Magandang araw po sa inyong lahat, mga kalingap. Nandito na naman kayong muli sa VJ's Game Official YouTube channel. Mga kalingap, naabutan ko si Tatay Rafael sa maulang panahon tulad nito na di ko inaasahan at pinaka nagugulat ako. Siguro pakiramdam ko sa sitwasyon mo, Tatay, nahihirapan ka po. Lalo nga nai-stress ka din, Tatay. Dahil di mo nga alam kung saan ka kukuha kapag dumating yung panahon na wala na pong pumunta sa iyo katulad ko, Tatay. Mga kalingap, kaya't sabay-sabay po nating panoorin at huwag kalimutan na mag-subscribe, like, share, and comment. Tara po, mga kalingap. Mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. At itong araw na po na ito ay talagang hindi maganda dahil kanina pang umaga, walang tigil po yung buhos ng ulan. At ngayon na lang tayo nakapag-vlog. Ano po? So again, maraming salamat sa inyo pong lahat. Unang-una dahil sa pag-panonood ng ating vlog, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and comment. At thank you sa mga hindi po nag-i-skip ng ating ads. Mahalaga po yan, syempre, para makapag tuloy-tuloy po tayo. At ito po yung mga gamit natin sa araw-araw nating paglingap. So again, nandito po tayo kay Tatay Rafael, bisitahin natin siya. At ito, isa rin po sa iniisip ko ngayong taga-ulan ay yun nga si Tatay Rafael, dahil nakita po natin, balita ko nga, butas-butas po yung kanyang tirahan. So ayan, puntahan na po natin siya. Abot na po tayo dito ng ulan. Malakas po ito. Malakas po itong ulan. Ayan, no. Mababasa rin po kami dito. Ito po, mga kalingap, yung mga walis ni Tatay. Ayan. Ay ginawa. Ibebenta po niya. So, punta po tayo dito sa kanyang bahay. Ano? Ito, parang malakas itong ulan na ito. Medyo madilim nga. Ayan po. Kasama niya po yung kanyang mga aso. Mga lagang aso. Laga tayo nitong tinatahulan eh. Kapag dumaraan tayo dito. Ayan na po, mga kalingap. Ito na yung pinakatakot natin na baka abuti na naman tayo ng gabi. Umuulan na naman po. At ganito pong maulan, talagang ano po tayo, magkakasakit, kaya doble ingat po tayo sa mga panahong ito na maulan. Lalo po, inaalala ko si Tatay Rafael, mga kalingap, dahil matanda na po ito si Tatay Rafael. Hindi na rin po kasing tibay o kasing lakas ng katawan natin ngayon, yung katawan niya, no? Kasi tumatanda na po. Kunting paulan lang, ulan, kakasakit na si Tatay Rafael, nagkakalagnat na ho. Ayan po. O, mga kaibigan, napansin ko dito yung tinutulugan ni Tatay Rafael. Habang nagkutuan kami kanina, inabanggit nga po niya na minsan lakas ng ulan, mababasa sila dito. Ano? Nagsabi na nagkakatulog si Tatay Rafael. Kita nga po natin, no, wala pong harang, ano po. Kaya pag malakas na malakas po yung ulan, katulad ng ngayon, inaabot tayo ng malakas na ulan, makikita po natin na ampiyas po ito, mababasa. So ayan po,
dito pa tayo inaabot ng ulan. Yung bagyo o ano, pero ito nga ang pinaka ano dahilan, pinakarason na nga pagpunta natin dito ay yung makita natin yung sitwasyon ni Tatay Rafael sa ganitong oras, panahon na maulan. Ano po, galing na alala nga natin unang-una yung pangangatawa ni Tatay Rafael, at syempre yun nga yung sa kanyang pangaraw-araw na pagkain. Yung mga napapanood po natin noong nakaraang araw, natandaan po ninyo yung reaction ni Tatay Rafael tungkol nga dun sa ano, sa binigyan natin siya ng lupa, ano po, ay siguro po mga kalingap ay dala na rin po yun ng siguro mga iniisip ni Tatay, marami, napakaraming iniisip, kaya lalo at tumatanda na po si Tatay Rafael, ano po. Kaya konting konsiderasyon din po at pasensya dahil ang ating Tatay Rafael, at maging kahit sino po yun, nagiging ano na yung ugali pa iba-iba. Ano po? Ito Tatay Rafael, matanong kita. Pwede ko po bang malaman kung ano-ano po ba yung iniisip nyo minsan, yung mga pagpaano sa inyo? Iniisip kung hindi pamumuhay namin. Mm-hmm. Kung saan kami kukuha. Po. Wala kaya, naman Tatay Rafael, ikaw trabaho, no? Kaya papasalamat na ako sa inyo, manunod sa inyong amo, na ako ay nakapagbigyan. Pinakuan nyo na kilala ninyo. Noon ba Tatay Rafael, nung hindi ka pa namin nakikita, hindi ka pa namin nakikilala, may mga tumutulong na rin ba sa iyo, nagbibigay-bigay? Meron na ba, Tay? May commission, may nadala sa akin. Sino, Tatay? Yung anak ko, pag nakakaparito. Hmm. Pero hindi na po tayo na ulit? Hindi na. Bakit kaya, Tatay? Ay, hindi makakaparito at nasa bundok yun. Nasa bundok? Malayo yung Kapalunga yun. Hmm. Hirap ng daan pa sila. Kaya ito, isa rin po sa inaano ni Tatay. Ang kanilang pang-araw-araw at lalo itong kanyang tinitirahan. Nakita naman po natin mga kalingap yung kanyang tinitirahan ngayon na bahay. Ano po? Opo, maayos naman po dito, pero yun nga may mga parte pa rin po na mga butas, at syempre dito kapag pag ganitong tag-ulan nababasa si Tatay Rafael, at yun nga siguro. Minsan, pag napunta tayo dito, nagkakasakit si Tatay. May ubo. Hindi kaya, may sipon, may lalagnat. Ano? Kaya, ito Tatay. Siguro, isa rin po, mga kalingap, sa mga nagko-comment. Ano? Shoutout po sa lahat ng mga nagko-comment po sa atin, ng mga good comments, and syempre, yung mga nagbibigay po ng mga opinion. Maraming salamat po. Dinabasa ko po yun sa bawat vlog po natin. At, ito, siguro po yung isa sa mga sinabi po ng ating mga komentor, Tatay Rafael, ay isa rin po kung bakit ikaw ay minsan tuliro, hindi niyo po alam ang sasabihin o gagawin, dahil po sa matagal niyo nang hinahanap na si Danilo, Tatay. Ay, pinababayan ko na lang naman yun, at kailang kumasumpungan, hindi doon pa magkakaot. Pinababayaan mo na lang, Tatay. Doon hinahanap naman nun. Kumbaga Tatay Rafael, sa madaling salita, parang nga paunti-unti ka na nag-give up o nagsusuko ka na. Bayang ko nalahanap at sinahanap daw ako nun. Hindi ko naman kayang hanapin siya. Hindi kung ako'y makapunta doon sa pamangkin ko, at kung ako'y sasamahan, nahanapin namin may sarili sa sakyan. Ano po? Ito Tatay Rafael, minsan ba, matanong ko lang, minsan ba nawawalan ka na po ba ng pag-asa na at least makita mo man lang, di ba Tatay? Eh, hindi naman nawawalan. Kaya lang talagang gusto rin niyang makita ko. Parehong gusto kong magkita kami. Kung sino unang
makasumpong sa amin dalawa, magkasumpong kami, ay di yung ako'y makabot doon sa kanila. Kikita kami kung siya makabot dito. Kikita kami. Eh, may mga kamag-anak ka dito, tatay, di ba? Madami dito. May alam po ba sila, Tatay Rafael, napanood ba nila po itong vlog natin tungkol po sa matagal nyo nang hinahanap na si Danilo Barrios? Alam po nila, tay? Napanood niya. Ano po ang naging reaction po ng inyong pamilya, mga kapatid, tay? Gusto nga yung mag-trigger lang. Gusto rin po nila na makita makita mo siya, tay. Gano'n sa amin. Tatay, ganito ah. Kasi utang naman ako sa tindahan. Opo. Pero pagka binabayaran ko. Pero ito, Tatay Rafael, ang gusto ko lang sana mangyari at matanong sa'yo na wala ka ba, Tatay Rafael, na pwedeng ibang maging makuhaan ng pang-araw-araw katulad po ng pagtatanim? Gusto mo ba magtanim? Wala dito. Gusto mo ba, Tatay, mag-alaga ng baboy? Ay, wala. Hindi ko kayang buhayin ng baboy. Kambing, tay. Sa damuhan lang. Lahat ng hayop. Ay, di pwede rin kang kambing. Wala akong sariling lupa. Mahirap na. Meron, tatay. Di ba yung binili natin? Ay, kasino na yung lupa. Wala namang natungkot sa sabit ko at kanlungan. So, ganito na lang, tatay. Kapag walang sariling lupa. Paano yung Tatay Rafael? Ito. Kung dumating, Tatay Rafael, yung panahon na baka ni isa o ako, kahit hindi na rin ako makapunta sa'yo, saan kanyang kukuha ng pang-araw-araw mo, tatay? Wala na. Maghahanap buhay ng mapili kung paano mo nakakuha. Ganun na lang, tatay. Ayaw mo nang may gagawin o kahit magtanim. Wala naman pagtataniman nga. Yung paunti-unti lang, tay, hindi naman po kailangan yung malaki, tatay. Hindi naman natin kailangan magsimula ng malaking lupa. Hindi naman hindi mabuhay tayo sa mga tinatanim-tanim na yan, dahil ang kanggol. Mga gulay, tay, pechay, madaling itanim. Hindi ako mabuhay pag hindi malaking may tinataniman. Bagay pa ng pansari-sarili ng panggulay ang lahat ng sarili. Paano yung Tatay Rafael? Kasi yun nga din po, doon na tayo sa realidad, ano po, na hindi po dapat, mga kalingap, doon lang tayo sa field na yon, doon sa area na yon na maghihintay na lang po tayo. Kung ako naman ay may pamasahe, pupunta na ako doon sa mga pamilya ko, pamangkin ko, anak, kakahingi ako kung may pamasahe. Kung may pamasahe, tatay? Eh, paano yan, tatay? Kahit nga may malapit kang anak dito, hindi ka naman binibisita, tatay. Di ba? Wala naman akong anak dito malapit. Yung nasa Vincent's, tatay. Wala akong anak dyan. Di ba, tatay? Sabi nyo, kaya nga po hinanap ko, pero hindi ko po natagpuan doon. Wala po naman ako. Wala po. Ang kamag-anakan ang nangyayon sa Vincent's. Yung anak ko yung nasa malalayo. Ganun po pala, tatay, no? Kaya mahirap mag-desisyon, Tatay Rafael, no? Siguro pakiramdam ko sa sitwasyon mo, tatay, nahihirapan ka po. Lalo nga nai-stress ka din, tatay. Dahil di mo nga alam kung saan ka kukuha kapag dumating yung panahon na wala na pong pumunta sa iyo katulad ko, tatay. Tatay, no? Pero ito, tatay, hanggat kaya ko, Tatay Rafael, hanggat na andito ako, ay lagi po kitang pupuntahan at bibisitahin, ha? Huwag ka muna mag-alala ngayon, huwag ka muna ma-stress na baka bigla hindi na ako bumalik sa'yo o wala pong pumunta sa'yo, magbigay ng tulong, ano po. Huwag niyo po muna isipin yung tatay. Basta ako, tatay, kaya ako na andito, kaya lagi kita binabalikan. Sinabi ko yan sa'yo, off cam. Madalas, tatay, di ba?
na kaya ako na andito kasi gusto kitang tulungan, tatay. Malaking pasasalamat ko sa inyo at ginagawa ninyo ang pagtulong dato. Kaya hindi man ako, tatay, makapagbigay sa'yo ng malaking tulong ay yung ating po mga OFW abroad. Ano po, sila po yung naging daan ay naging instrumento at ako po lang yung naging daan ng pagbibigay ng tulong sa iyo, tatay. Kaya siya po, sila po ang dapat ninyong pasalamatan, tatay, hindi po ako. Matagal ko na po yung sinasabi sa mga ilang vlog, sa ilang mga video natin at tinutulungan na ako lamang po ay isang daan at yung mga nagpapaabot po ng tulong ay instrumento ng Diyos para maihatid yung tulong. Lalo nakakatulong sa atin ang malaki. Ikaw lang ang papunta-punta rito sa atin. Kaya, basta tatay, tay Rafael ha. Lapit na pati ang Pasko, tay. No, nakita ko meron ka ng Christmas light dyan, no? Kasabi to. Ay, Christmas. Oo nga, Christmas light. Kasabi, tanlit-liit. So, ito, plano kay tatay Rafael, kasi malapit na rin po ang Pasko, ay maisama natin sa pa-showdown ni Kuya Val Santos Matubang. Ano po, magaling. Papa, ano natin si tatay, subukan natin ilabas yung talento ni tatay Rafael. Ano? Magaling pagpunta doon. Sumasayaw-sayaw ka ba, tatay? Ay, tupal dito ang kagaralaman, sinong si binata pa. Di ka nasayaw? ang style ko nung ako'y binata pa, bata pa ako, nag-i-eskwila pa ako, pag Sabado at Linggo, naghahanap buhay ako. Yung magulang ko ay tinutulungan ko at nagkasakit na yung maghahanap buhay kong tatay. Puro trabaho po ang inisip niyo noon. Noong panay trabaho, kaya ako maraming alam na trabaho. Tulad ng ano, tatay? Tapos nung ako'y malaki na, kinuha na ako nung kapatid ko sa Danawan. Naging magdadanaw. Pagkaanin ng palay, dadalang ko itong magulang ko. Pagkuhan, tatanim akong mais, mani, dinadalang-dalang ko. Kaya nang gawa ko. Ito pala, tatay Rafael, kasi never ko pa natanong sa ito na ano ko. Ano nga pala po, tatay Rafael, yung mga pinasok mo noong trabaho, tatay? Ay, nasa construction ako. Construction? Tapos? Marami ako alam na trabaho, pero contraction ang malimit kong puntan at siyang maraming nangangailangan sa akin. Ano po yung mga ginagawa nyo nun? Sa contraction sa mga building. Building? Wow! Di ka nalulula, tatay? Sa Manila ako. Di ka nahihilo pag nagawa kayo dun sa building? Ay, di. Magkano po ang sahod noon nung panahon? Barato pa noon. Magkano yung tatay? 200 lang. 200? Pero ay, nung panahon... Ay, nung ako'y maalam na sa mga plano, ay nabisto ako ng mga kontraktor, kinuha na akong foreman. Ah, naging foreman ka, tatay? Wow! Kaya lumaki na ang kita ko. Ito pala, tatay, nung nagkamayroon ka ng pamilya, di ba? Bali, apat po yung naging ng asawa nyo. Tatay, bakit po pala umabot sa punto nito na wala, di po kayo nakapagpundar ng sariling bahay at lupa? Kayang magpundar, kaya lang ay mga naglupo. At ako'y hindi maalam magtago ng kwarta. Binibigay ko lahat ay yung pala ay pinamibigay nila sa magulang nila. Ganon, tatay? Hanggang sa nagkahiwaiwalay kami dahil sa gayang buhay. Hanggang sa naulit? Lahat ng naging asawa ko, gayaan ang naging buhay. Tay, mag-iingat ka palagi, magpapalakas ka palagi, ha? Marami mga negatibong dumarating. Ayun naman ay mapangilag na may di, kaya lang, ang sakit, hindi mo mailagan pag nasing saan kayo magkakasakit. Basta tatay, nandito lang kami, ha? Ka na rin, oh. Nandito lang kami, tatay Rafael, ha? Ayun, oh, bakas kay tatay Rafael yung parang stress si tatay, oh. Tulungkot. So, paano, tatay? Mabunta na kami, ha? Ang iniisip ko yung pamumuhay, ha? Kaya mo, tatay, at may plano ng Diyos sa atin, tatay. Ano po? Paano, tatay Rafael? Mapunta na po kami. Kaya ako'y gawa ko lang gawa ng walis pag may ilang panahon at saka ako'y makakapunta sa bubatan. Kung ako'y walis, yung tatagalang ako
makaaraw-araw ay dalawa, hindi may 50. Opo, kaya yun ang ano, tatay, no? Bagay walang na-order sa atin, nilalako ko sa bayan. Malayo-layo yung tatay. Mm-hmm. So, ito po, mga kalingap. Ayan, baka lumakas pa po yung ulan. Tayo ay pupunta na kasi pasado alas 5 na po ng hapon, mga kaibigan. At ayan, magkita-kita po tayo sa mga next vlog po natin. God bless po sa ating lahat.